Maligayang bagong taon sa inyo. Ito po ang inyong pungsoy expert na maghahatid ng mga prediksyon ngayong Water Rabbit. Maghanda ng mga prosperity bowls sa hapagkainan, ngunit paalala na dapat iiwas ang red envelope na may lamang salapi sa mga bisitang malilikot ang kamay. Maghanda ng mga prutas na hugis bilog at pagkatapos ng New Year, gawin itong juice at ihalo sa gin para maging shembot ng buong taon, tayo ay may walwalan. Isuot mo na ang iyong pulang damit, tutal hindi mo naman ito masusuot ngayong Valentine's dahil wala ka namang day. Huwag ka munang pagawa ng mukha, ipahinga mo muna kasi baka malito na ang pungsoy, hindi ka na makilala at hindi ka na mabiyayaan ngayong Chinese New Year. Isave mo muna ang pangrinoplasty sa pagpapapasa ng ngipin dahil lamang na ang bulok na bagang sa flat na ilong. Lucky part of the body, kilay na bagong microblade. Mapapahiran ka ng swerte ngayong taon. Masuswertihin ka kung ang mapapahid sa'yo ay ang cake mula sa isang birthday party at mas lalo ka pa suswertihin kung mismo ang may kaarawan ang magpapahid. Lucky color, mama mo, blue. Huwag ka na masad kung back to work na. Di ba dapat masaya ka kasi may chance ka na pagandahin ang buhay mo at ang pamilya? Basta laging tatandaan, maging grateful ka dahil may work ka kasi baka may magalit at maglong post na naman. Lucky patron saint, Saint Duna. Sunod-sunod na ang mga issue ng mga hiwalayan ng mga artista pero huwag kang kakabahan dahil una, hindi ka artista. Pangalawa, wala kang jowa kasi choosy ka, hindi ka naman maganda. Kung ako sa iyo, huwag na mapili dahil baka kahit anong oras, mag-sad face na ang iyong hiyas. Lucky color, blandinang kabet. Ito ang taon na dapat mag-ingat ka dahil masyado ka maraming na-share sa GC nyo na puro paninira at chismis. Maaring may magpakalat ng mga ibinahagi mong impormasyon sa group chat nyo. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na mag-unsent na mga sinabi mo. Iwas sa mga tao, inggiterang puro split ends. Susuntihin ka sa negosyo ngayong taon. Maraming business na pwede mong pasukin at isa na nga dyan ay ang mind your own business. Huwag mo na makialam sa buhay ng iba dahil baka mapalago mo ang inis nila. Iwas sa mga tao, pinagkakautangan. May posibilidad na tumaas ang sahod mo kung gagalingan mong sumipsip sa trabaho. Bawas-bawasan mo muna ang kakachismis tuwing bago mag-start ang shift at bawas-bawasan mo ang kakasick leave. Tapos pagbalik mo, ang itim mo na dahil lucky color, ash brown na kuyukot. Huwag maghinayang sa mga bagay na hindi mo kayang bilhin dahil sa mahal ng bilihin katulad na lamang ng sibuyas. Kung ako sa'yo, unahin mo munang bumili ng toothbrush dahil hindi gutom ang alalahanin sa'yo ng mga kasama, kundi ang baho ng iyong hininga. Lucky color, manilaw-nilaw na braces. Kakagating ka ng swerte ngayong taon, magsaboy ng barya mula sa third floor, pababa ng first floor. Kung wala kayong third floor, kami meron. Ako na lang magsaboy, isend mo na lang sa GCash. Iwasang tao, mga mapaglamang. Marami kang mapapalaki ngayong taon, hindi lang negosyo ha. Mapapalaki mo rin ang mga issue na ikinakalat mo. Kaya ngayong bagong taon, isama mo ang ugali sa pagbabago. Lucky color, atichonang blandina. Bawasan mo muna ang kakanood ng mga My Day na mga bastos. Mag-focus ka muna sa isang tao, hindi yung andami mong pinupusuan na My Day ang landi mo dyan. Iwasang ugali, haliparot. Lagi natin pakakatandaan na ang mga bituin ay gabay lamang. Kung pangit ang iyong mga nararanasan, huwag mong ugaling isisi sa ibang tao yan dahil kagagawan mo rin yan. Happy New Year! Yung kaibigan mong bida-bida. Uy, be, totoo ba? Hiwalay na kayo ng jowa mo? Oo, eh. Niloko niya ako. Ganun? 5 years na kayo, di ba? Sana pinatawad mo na lang. Sayang naman yung 5 years. O, di ko na magpatuloy. Sayang pala eh. Pwede my turn. Yung tita mong bida-bida. Ay, tita, bless po. Diyos ko, ang tanda mo na pala. Ilan taong ka na? Makatanda ka naman, tita. 27 pa lang po ako. May asawa ka na? Anak? Ay... Wala pa po. Diyos ko, yung mga anak ko, yung mga pinsan mo, may mga pamilya na, tsaka lahat sila nasa abroad. Ikaw, kailan ka mag-aanak? Hindi ko po alam, tite. Ang alam ko lang, kahit anong gawin ko po, walang mabubuong bata sa lalamunan ko. Yung classmate mong pidabida. Sabi, hindi maalala ni mom yung assignment. Oo nga eh. Okay, goodbye class. I'll see you next week. Ma'am? Yes, Marga? Nakalimutan niyo po,
May assignment po tayo. Share ko lang. Yung katrabaho mong bida-bida. Morning, boss. Morning. Hindi ganyan, nakakaloka ka. Ako na nga, tabi-bibi ka nga dyan. Marunong eh. Ganito, ilagay mo ito dito para mas okay yung presentation natin. Ha? Tsaka ito rin, ito, dapat ito sa dulo. Kasi, ito yung pasabog sa meeting mamaya. Oo. Ano guys? Ready na ba kayo mamaya sa meeting? Ay, yes boss! Ito po, tinatapos na po niya yung dapat na trabaho ko. Pakitanggila siya eh. Masipag siya kasi nandyan ka. Ba't di niyo po siya ipromote? Gawin niyo po kaya siyang tagapagmana ng kumpanya. At yung jowa mong bida-bida. Babe, kapag kinasal na tayo, itigil mo na yung paninigarilyo mo, ha? You have slain an enemy. Okay. Itigil mo na rin yung kakainom mo ng alak. Killing spree. Okay. Tsaka, sana itigil mo na rin yung kaka-ML mo. Mega kill! Okay. Oh, ano pang ititigil mo? Yung kasal natin. Ititigil ko na. It's time for your final word. Colombia and Philippines, headphones on. Venezuela, please join me. Here is your question. What is the most important lesson you've learned in your life and how would you apply it to your time as Miss Universe? ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida y cómo aplicarías eso en tu reinado como Miss Universo? Ako, ginganan ko niya wake up. I grew up in a family filled with women. Ginganan pa ko niya bahog bilap. And each one of them taught me something very important. Kaya niom-om ko na siya sa utin sa kumbana, bahog ko nagbilap. But what I always remembered is that by working hard and chasing for our dreams. Yeah, ako kumbana, dili ko naganahan mutupad na ako. And by having courage and strength and willingness to achieve these dreams, we can achieve anything we want in this lifetime. Oh, yun yung pagkisa pagsunte, pagtupa ko nyan sa utin sa kumbana, baho ko nung duga. And tonight, I'm proving this. I am here at Miss Universe. Thank you, Venezuela. Please take the headphones off for Colombia. Colombia, step to the mic. Here we go. Why should you be the next Miss Universe? Colombia, ¿por qué usted debe de ser la siguiente Miss Universo? Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbubuklat at kukuha ng mga bagay na nasa privado na lugar. I am positive that I should be the third Miss Universe for my country, Colombia. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas ng putahan, hindi po ako pumasok. Because I have all of the attributes that a Latin woman has. Nakita ko lamang ang cellphone na ito sa ibabaw ng kasimano at ito po ay aking sinuha. I am a woman who is full of feeling and have the attributes that a woman should have in Colombia. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking kumpisyensya ay clear. And a Miss Universe should have for all of her events. Thank you, Colombia. Philippines, please join me. Okay, get ready. Here is the question. What is the most important lesson you've learned in your life and how would you apply it to your time as Miss Universe? Pagsabihan mo lang yung kapit mo, wag niya kaming idamay-damay kung ano-anong ginagawa niyang mga istorya para sa aming pamilya dahil hindi kami nakikialam sa buhay niyong mag-asawa. Kahit kapatid ko yung asawa mo, hindi ako. Thank you, Philippines.
Delight with my new version. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag-inamoy, pag-inamoy. Ay, di ba ilan diyan ka? Ang sarap-sarap, ang uwi ng bulaklak. Ang laki-laki, ang laki-laki. Please.